minsan sa pagkakataon na magkaroon ka ng industry dahil sa dami, hindi nakapwesto na to. Pero kung kakaunti, yun, nagkakaroon tayo ng lugar kung saan tayo magkakaroon ng lugar. Hindi, lahat ay mga kapahari. Sabi nga ng mga pastor to, sabi niya, kahit tayo ikakaunti, mas mainam dahil lahat, nakikita natin ang bawat sa atin. Ang Panginoon niya, sabi niya, ang dami ng tao, pero pinili niya na yung dalawa. Mudas pa daw yung isa, sabi niya. Totoo naman dito. Ano nga, talaga namang hindi nawawala yung naman sa grupo. At sabi niya, kahit nakuntin, wala pa rin sa isang pangagsasalita, sabi niya. Ituloy niyo ang gawain kahit kaya dalawa, tatlo, tuloy yan. Bisa nakakalungkot din yung ang dami ng upuan, bisa ang kaunti lang, ang dami ng paklan. Sabi nga naman ng pastor sa Dubai, lahat na nasa likod, dito sa mga hindi tayo nabuhog sa pagka, yung parang mais na ito, ayaw niya ipakalad lahat, pastor, ang sila. Yung mga huling dumating ang upuan ng sila, dahil lahat gusto yung nakasandal sa dinding, mamaya, Ito po yan, naranasan ko yan kung babago pa rin ako mga naman talaga. Masarap matulog pag yung ano, siyempre hindi mo panawala lang yung gawain. Tapos yung iba talaga nakikinig. Samantala nga ako nakasandal ng tulog, misa nararamdaman na nga yung awa ko. Kaya sabi ng pastor, dito tayo sa unahan, hindi tayo nakuhig sa hanggang hindi. Puno yung walang pagkakas. Naisirkulaan yung mga nanonood niya, hindi nakakalungkot pagka marami yung hindi nakakatalo. Sabi na, pag gusto mo, may paraan, pag ayaw, may dahilan. At ano nga po, yun sa pag-ano naman namin ng ibang pinisip ko, marami yung napupuntahan namin, kaya lang minsan, hindi rin sila makadalo ng tuloy-tuloy dahil sa oras po ng yung may trabaho, lalo na kakaiti. Ang aming list ng araw ng Hercules. Hindi isa-isa namin puntahan sa bahay, kasi hindi mo dito. Kasi ka din ang gawain, nakakatuwa naman. Kaya lang yung sarang nung nakakalungkot doon, yung siyempre sumagot sa inyo, pupunta kami dyan. Pagdating doon sa rato ang pinto, naranasan ko din yun nung ako ibabago pang hindi pa ako mananampalataya sa Biblia. Sa umaga, ito, pagdating sa hapon, busy-busy sa mga ginagawa, lalaba, o sinasarado ang pinto. Nararanasan din namin yung kung kailan oras nasa kamo, busy-busy yung mga kapatid na sasabihin nila pagod, may ginagawa, isa naman, hindi ba ako maalis. Sabi ko yun, ang trabaho ko noon. Nakikita ko din sa mga pinagpunta na talagang ang talaga kailangan ay may tiyaga. Kaya nagpapasalamat din ako sa kapatid na matiyaga nila ano sa akin nung umakay para ako yung makakilala sa Panginoon. At sa loob ng siyam na taon, minsan ko lang siya nakita sa Facebook na kapampanod ko siya at nag-aaralan. Sabi niya, okay naman ako. Salamat po ito, nagpapuloy sa Panginoon. Sabi ko yung okay naman at kami nga ay nakakapag-PS na lang ngayon. Kaya naman ito ay isa. Sana ang Panginoon ng ating pundasyon, nawa ay patuloy tayo malubos o puspos ng Espiritu ng ating pagdap sa gawain. Minsan nakakalungkot din yung lagi kayong nangungusap sa mga kapatid. Tapos makikita mo namamalay sila ng lantas. At talagang kailangan yung pagtsatsaga natin sa araw. At minsan nga, nangyayari ko ka. Kami pa yung malapit doon sa panambahan. Nauno pa yung malalayong kung saan pa nang galing, sa Damam, sa Tibay. Eh kami, minsan doon lang sa kabilang bahay. Sabi ko nga, pag may gawain kami, kaya hindi lang ako maka-absent. Dito ako nakatera sa panambahan. Lalo na pagka-theology, ano ako doon sa subject namin na yun. Sabi niya, talaga
tinatawag yung walis, yung pama. Kailangan ang mainam yung salita ng Panginoon at ating pangawakan. At yun nga po, isa pa rin yan po, tunay nga po, ilang araw lang yung aming bakas ko. Kulang, nung nakaraan, bali lang nga aking bakas ko ay 42 days, ginawa ko 73 days, kaya lang, pinagbayaran ko yung araw. Kahit kung isang araw lang ako lumampas, 42 days, kung ako lumampas 43 days, 1 month ang kapalit na ang puno. 1 month, nasakot ko ang kapalit mo. Kaya bago ko din na, ano yun, bago na bayaran, sabi na natin, bago ko na bayaran. At, ayun nga po, bali umalis ako noong August 2014. Pagdating ng August, bali 3 years ako eh. Kailan pa uwi ako ngayon bago mag-August. 3 years ko naman. Kaya purihin ang Panginoon dahil na sa kabila nga ng mga pagsubok na nararanasan namin, andito pa rin ang sabi ko nga, hindi pa naman tayo nagkukulang sa alam sa pagkain ng alam ng Diyos, hindi tayo ating kalagay, siya ilalim nakatulog. Sabi ko nga sa iba, ang Diyos parang ilaw na nakaganya sa atin. Kita mo sino nagtatrabaho, kung sino hindi. Pero lahat, ibinibigay niya yung mga pagkakala, mga pilay. Kaya yun ang lagi mong pinanghahawa ko sa ita. At saka ko yung nagtanong ako na wala akong iniisip na kagaya ko sa pag-uwi, yung sabi ko, makaka-uwi ako sa dahil ako sa Diyos nga po lumabi at saka nga ako nagsabi na uuwi. Wala akong iniisip na baka yung palagan, pagkakalagang sa papayag ng Panginoon. Ano na ang may tamang pagkakataon? Isa din pong ano po kaya ako hindi nagpalagan na yung mga materialis na aking in-order, kailangan na hindi po magkabit noong minsan ilang buwan bago dumating. Eh, hindi pa pa yung pagkama namin na kung materialis akong dadating na ito yung maawa. Ito yung isang dahilan sa aking trabaho. At purihin ng Panginoon dahil na sa isang, meron pa kami 8 araw. Meron pa tayong 8 araw. Isa pang training. Ang Panginoon tayo ay narito masaya. Kahit tumulang sa masama tayo sa gawa ng Panginoon. Talagang napaka-sarap ng buhay pag sa Panginoon na natin. So, salamat po. Amen.